Ibig sabihin, sawa, nakakahiraman, nakakabigaya, lending powers not exclusively given to either the federal government, inusipin lang niya, or to the federated regions, RCA powers. Bah, kung hindi makakapayag niya, dahil po yan itindihin, yun daw kapangyarihan na hindi na pabigay either sa federal at sa federated regions, RCA powers, ay hindi ho. In the absence ng provision ng konstitusyon, sino manalay? Wala. Ang Congress na mag-iinak ng batas. Magkakaroon ng political impasse eh, ng legal impasse. Eh kung wala, hindi pinabagit sa konstitusyon ng powers, either ng federal at saka ng region. Sino magpupuno? Tanong. Di Kongreso, kung sino sabihin ng Kongreso, di ayon, di nagyo pa nilang ng power of provision. Kaya hanggang maaga ay dapat i-explicit na sa konstitusyon kung ano ang ibibigay sa region at ano sa federal. Para mo lang ditali. Alwala ko yan. They fall within the relative competence of the federal government and the regional government and can be exercised jointly or separately. Ang tawang hulihan ni Juan, hindi naman na naman ang tawang hulihan. Residual powers. Residual. Ang residual yung reserved powers pala, sasabi ko. Powers which are not exclusive given to federal government or to the federal regions, nor shared by them and not prohibited by constitution or reserved powers. Magaling na lang sa Kongreso, ha? Sino ba malakas magdamit sa dalawa? Ang taga-region o presidente? Kung halimbawa, ako hindi abogado, kung halimbawa sa konstitusyon ay hindi binabanggit kung kanilang power yun, at ang kongresyo ay na magkatakda o sa kanilibigay, sino malakas, region o presidente? Ay na mumisip, hindi ako. Kaya di lang, kung bakit ang sasaling justice puno at batikang abogado at batikang batikang judikatura, ay hindi nilang yan eh. Eh siguro mahaba yun. Yung residual powers na yun, baka isang sakuya, hindi lang isang sakuya. Baka yung nakalista na isa siyang hinilagay. Huwag kayong mag-alaala. Pag nakulmin ang bagong kongresyo, ang kongresyo o magpupuno ng kiliritin sa inyo, takot yung ulihan sa region. Di ba kami hindi yun na naman? Ay, ewan ko, kung totoo yan, sana ay huwag akong magkamula. Na, bakit hindi yung aabutin yan? Yung residual kaya. Eh, totoo nga, kung pinagkakaya ko, nasesema na kayo. Eh, sabi sa akin eh, ay posible nga akong mangyari. Ay malapit-lapit na sa katotohanan. Ay may magbigay ng isang kasinungalingan na malapit sa katotohanan. Marunong kaya? Ngayon, magsabi ko yung isang kasinungalingan, malapit sa katotohanan. Si ma'am, ay sinila sa puwit ng daan. Pero malapit sa katotohanan. Di ba? Opo, ikaw ay kami sa puwit ng daan, hindi sinungaling, eh pero malapit sa katotohanan. Ay, hindi ka makaram kung saan hindi mo malapit yung katotohanan. Tawa si Mayor Enrique, sige, sige. Diretso, nagkakagulausap ka. Diretso. Sige, next slide. Yan. Yan na. Tungkol mo sa taxation. Sa federal government, yun daw ang ililibi lamang. Ulit in term taxes, but customs, duties, fees, charges, and other imposition. Ang sa region daw naman, ang sabi, ay ano yun? RPT? Teka. Magkano ang kabarahangin ng barangay sa RPT kung kayo nasa munisipyo? Hindi nga. Kung kayo sa taxation? Ha? Oh, tama. Ating palakpakan ng kagalanggan. 25% kayo sa RPT ngayon. Kung kayo nasa munisipyo at pag nasa city ay 30%. Wala na kayo. Okay. State tax. Yan ang state tax in ako eh. Sana kayo hindi totoong madami lupa. Kayo na totoong maligaligay eh. Kahit kung nakapagdilin, papalupalong pagbiyan eh. Sa malahan na kaya. Okay. Donor's tax,
stamp tax, professional tax, franchise tax, games and amusement tax, yan, dahil na ng lahat. Sinabi na, at ibibigay. Inyong itanong sa ating minamahal at galang-galang na punong lalawigan, kung ano na ang status na kanilang ipinanalo sa Supreme Court regarding doon sa ating CA ng ano ba yun? Doon sa aming ira, Internal Revenue Authority. Dahil nanalo na ho, ay at least kung may utang ang national government, may pag-asa kayo na mabayaran. Ngayon, kung malapit-lapit na, nasa labangan na nag-inusap ko rin malapit na, yung ganun yung pangkakas sa sakakong. May matapos ang yung term. Ngayon, ay tinatingin, hindi na nababangit ulit. Hindi na nababangit ulit ngayon. Okay, next slide. Ano pa? Wala na ha? Yan. Under the Contumacy Draft, there will be an equal sharing of national taxes. Yeah. 50% entitlement for all the federal regions of all the revenues derived from the exploration, development, and utilization of all the national resources within their territory. Yeah, 50% na, pakain ang national wealth. Halimbawa, sa Santo Tomas, mayroon national wealth yan. Magkano na papabigay lang halimbawa San Pedro? At San Felix, 11%. Dito sa proposal to 50%. At dapat dito, isama dito yung tubig. Patulong sa sisiyan na eh. Eh, sa kasulukuyan ba kasi wala eh. Ay halimbawa, Salipa, eh, ito matanda. Nagtayo ng malaking tangke. 1 million liter ang laman. Doon humukay. Hindi mo nagbabayad. Eh, sakit ninyo. Dapat may batas na gano'n. Dahil kung ako tatanungin, ang tubig, kung baga man hindi nasusunog na tulad ng gas, sabi natin, sources yan. Ay, kung hindi ko parang kayo meron, hindi mo malamang sa baho, hindi ko maligyo kung walang tubig. Hindi mo ngayon, walang tubig sa Maynila. Hindi malaman kung sino may problema. Nagtuturuan ngayon. Ba? Kaya, madaming namamaho. Aba, hindi kayo. Aba, meron daw isang kapitan. Laging lasing na ng lasing. Ay, at ang laway. Ikaw naman yung kahanin. Huwag kang palasing lasing. May kagalang-galang yan. Hindi sabi ko sa inyo yan. Sa umaga, pag nagsesisyon, kagalang-galang. Pagdating ng alauna, kagulong-gulong. Eh, mga lasing na yun. Kaya kagulong-gulong. Eh, laging lasing. Kaya sabi daw ng kapitan ko sa lasing, bayaan mo na ako, darling, ako ilang lasing. Ay, pag ako yung lasing eh, ang tingin ko sa iyo, yung pinakamaganda eh, sa buong Pilipinas eh, pag ako yung lasing ako. Eh, ang ibig sabihin ko yung pag hindi lasing, masama. Aba, hindi sinasabi yung masama. Hindi maganda tingnan. Oh, okay. Aba, 3% of the annual General Appropriations Act of the Fund shall be distributed based on the needs of each region, with priority to those that require support to achieve financial viability and economic sustainability as determined with the Federal Intergovernmental Commission. Ba, maganda yan. Halimbawa, ngayon, ang ating present proposed budget ay 3.7 trillion. Diba? Eh kung bawat region ay bibigyan ng 3% na kabahagi. Hindi bahala na yung region kung ano gagawin policy guidelines kung bahagi ng 3%. Kaya kung ako ang tatanungin, sa akin lang ang sarili, dapat eh kung magkakaroon ng federated regions, ay may kanyang konstitusyon. Para talagang malayang-malaya na hindi yung regional to na, regionalized land development. Aba,
Inireserve pa din ang general provision ng federal government in the absence of the regional constitution. Iyan ang mangyayari diyan. Meron pa din pakialam ng national government. Eh kung mayroon may kanyang constitution tulad sa Amerika, bahala ka sa iyo. Subject naman sa plebiscite yan eh. Sa tingin ka ninyo, kung magkaroon ng federalismo sa Pilipinas, mananalo ka, yes? Ha? Tanong kayo. Hello? Mananalo kaya, yes? Hindi ako na mananalo. Bay ako ba? Ang yata si Pino. Kaya kayo natalo. Busay kayo. Next slide. Yeah, meron pa daw FIGC, Federal Intergovernmental Commission. Dami. Meron pang Council of Governors, hindi bagay yung Council of Governors. Pero yung Federal Intergovernmental Commission, formulation of regional economic programs, reduction of financial imbalance, administration of fiscal equalization, promotion of interregional cooperation, provision of equitable system of revenue allocation. Pagka ganyan may mga federal intergovernment na ganyan, lagi nakikisaw-saw pa din ang federal government sa aktibidad eh, sa gawain ng region. Yan ang mangyayari dyan, hindi maiwasan. Ayun ang ating kultura eh, magaling makialam. Diba? Okay, next slide. At malapit na matapos, kaya ka mamaya ay may Q&A, ang tawag doon? Ha? May balikang ka? Ay, ayos yun! Ha, huwag na natin pag-usapan eh. Commission right kaya. Doon sa mga abogado magagal. Huwag na, skip na ng slide niyan sa expanded human rights. Yeah. Proposal na yan ha, ni Puno, anti-dynasty. Teka, napagpulo yan anti-dynasty kaya. Doon sa RSB 15, ni Kagalanggalang Gloria Arroyo, ano ang salient features na nakalagay doon? Unang-una, inalis ang anti-dynasty. Ayaw, gusto niya. Yun ang isa. Second, no term limits. Dalawa na. Ginawa ngayon ay dire-diretso. Walang term limits. Ano pa? Dynasty, term limits. Madami. Nagdayawan ng... Dahil kasi nung isang presidente, si Congressman Arroyo ngayon ay nag-propose ng cha-cha na hindi natuloy. Ito ngayon ang itinapat ni Congressman Arroyo kay Puno Commission yung anti-dynasty bill. Wala ng dynasty bill. Wala ng term limit. No election. Halagan ninyo kung pumayag ang Senado doon sa RSB number 15. Hindi matutuloy election sa Mayo. Hindi matutuloy. Kung pumayag ang Senado, mabutit hindi pumayag. Nakahang ngayon. At ang isa pa, doon sa kanyang panukala, ang Vice President ay wala. Kung sakaling may mangyari sa Presidente, ang hahalili ang Presidente ng Senado, nag-alsa, ang madami. Madaming feedback na hindi maganda, ibinalik uli. Pero ang inilagay niya naman ay may butas na naman. Anong butas? Vice President ang hahalili. Ah, pero in case, may in case, may special provisions, nalimutan ko na eh. Shall be chosen, shall have been qualified in chosen, yun ang nakalagay doon, ang daming qualifications, talagang hiniiwasan, ay mabutit ang Senado ay hindi pumayag, hindi pumayag. Kaya mga kasama, makahaba-haba ng posisyon sa simbahan ng urong. Ay magtalakay ng federalismo, ang magpapasyal yan ay ang Kongreso. Maaaring i-adapt ng Kongreso yan, maaaring hindi. Maaaring may baguhin hindi yan, maaaring dagdagan. Ang ating tingnan
ay kung ano ang pagkakasunduan ng House of Representatives at saka ng Senate na kung anong modelo ng federalismo ang ipatutupad. At pag ngayon inapuntahan ng dalawang house, yun ang isasubmit sa tao to a plebiscite or a plebiscite rather. Yun ang ating babantayan. Itong ating pinag-usapay hakahakalaan. Hindi natin alam kung anong gusto ng dalawa. Baka tayo dinilin lang lahat. Okay, ika na maniwala na. Marcelo na. Marcelo na. Ako na uli. Nasa Mindanao na. Niyamay natin sa Visaya. Niyamay natin sa Sula. Hindi ako daw ng presidente. Wala ng mga federalismo ngayon. Kaya ang ulit sa inyo, anong istruktura ng modernong ating kitayo ang tatanungin ay ang ating kalooban. Kung hindi natin babakuhin ang ating pag-uugali, wala. Mayroon pa bang slide niyan? Mayroon pang slide? Wala na? Hala, hindi na bang sa dyan tayong demokrasi? Sige, sige, hindi na natalakayin yan. Yan. Pro-Pilipino. Ayun pa din. Retain daw ang 40% limit sa foreign ownership of companies. Masasabi mo baka na pro-Pilipino kung ibibigay ang pagmamayari sa ating mga bupain at saka sa ating kayamanan ng bansa, 40% pa din. Ayun ako po yung pro-Pilipino. Ang pro-Pilipino, bigyan mo ng pagkakataon ng foreigners na mga bayi nila ang atin ang 80. Ay, porte, kasi nila lamang ng Pilipino, disposito, Jesus ko po. Para kung nangangarap, ang tahap ng mga proposal na patasaya, nakakaadwa. Alam nga yung nakakaadwa. Ay, di mo, kakanta pakinggan, pro-Pilipino, 60 ang Pilipino, 40 ang foreigners. Ay, hindi pro-Pilipino. Kaya nga magsalita. Ay, kung natin si 20, tama na. 20 ang iyon, lumigay mo hal. Ang aming usinta. Si 60% to, nakalamang na tayo na 10 eh. Ay, kung ang gawin pa niya ni dami. Ay, baka umus na kailamanan ng Pilipinas. Umus! Itadami na itadami eh. Ay, hindi lang pakita ngayon. Yan, ang sakit ng Pilipino. Kayo ang magpapasya, hindi ako kung makumubuti sa akin ang federalismo. Sa akin tingin naman ay makakabuti. Depende sa hawak. Pero pag ang mga hawak, hindi nga manakaw ang pera. Ninanakaw naman ang oras. Hindi ka. Hindi mo na ako yung pera eh. Walang pagkakataon. Lanako yung oras. Dinagnakaw ka na rin. Sa dami ka natin batas. Federalismo. Kung sinusunod ay yung Republic Act 6713. Yung ethical standards at saka yung Republic Act 3019. Maayos ang ating bansa. Ay nako. Diyos ko dahil. Sabi ng balahat, umurong sumulong ang suot ay sa bayong. Ay, wala kang susuotan eh. Kaya mga kasama, mayroon pagka-slide. Wala na. Kaya tayo makilaho sa diskusyon ng federalismo. Kung pagpupulungan na yan, ngayon kung mga kuwintuhan naman, ako'y bago magtapos, ako'y umis pang kwento. Sabi ni Bukal Maliksik, mayroon daw hong nag-abroad. Ito yung ilang yung kandang-kanda ni Bukal Maliksi eh. Walang po ito sa Santo Tomas nung panahon ni Gobernur eh. Mayroon daw hong engineer na nakatikha. Aba, inong dumating eh. Alas 4 ng hapon, madaming pasalubong. Ay, siyempre, sa bukid din madaming nanalubong. Hindi ka, may sabo, kung ano yung dilata. Ay inip na inip na. Habang ngayon na ikay pinag-uwag sa kanila. Ay di naman mga suminyas na. Ikay maligo na.
Galis na itang mga tao. Ay, yung mga bandang kasnibin niya, nag-uutay-utay na. Hindi ko sasabihin ko lang kung kayo tayo. Sabi daw ng babae. Ay, labiano. 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 Tagal doon na wala. Ganyan daw. Ay, masakal daw ni Palabiano yung asama. Ang buwakin ng kita. Hindi kaya kasawa ka, hindi kaya pagpiderika. Patsasanoy mo kay Palabiano. Mga pula Palabiano, wala ka naman kay Piderika. Ay, nagkamali ka. Nasampal daw si Piderika. Kaya sabi daw ng babae, Palabiano. Geronimo. Geronimo. Kanya pa, pagsasabi, ay nasampal na. Kaya sabi daw sa akin, buwakin ng ito. Nagkaralinggan ka. Ang sabi ko'y, himurin mo, himurin mo, himurin mo, hindi himurin mo. Kaya, mga kasama, kayo kayo may tanong sa federalismo. Sino gusto magtanong? Any aspect in local governance? Ah, hindi na sa pagyayabang. Hindi lang federalismo, sa inyong barangay, anong problema nyo hindi nyo masuma? Sige, sige ho. Sir, ang federalismo ka po ay kailan talaga aprobahan? At ito yung matagal na po namin ng barangay para magkaroon na rin po kami nakapagana. Oo, ang hirap sa bagay. Ay kailan na ito umpisahan na? Siguro yung pinakamaganda, kagalang-galang na kapitan, ang pinakamagandang tanong, ay ating i-course to ang tanong sa Kongreso. Ang Kongreso ang magpapasya kung kailan lauupan ang tawag doon ay final draft ng Constitution. Final draft. Pag sinabing final draft, ang magmamalakaso ay ang both houses, the lower and the upper house, yung final version. Pag nagkaroon ng final version ng Kongreso, iyon ang sasubmit sa tao to ay plebiscite. Hindi ko kaya sagutin kung kailan. Siguro, pagkatapos ko ng eleksyon ng ngayon, baka ako sakali naman magbibigyan tayo ng priority na mauhan. Ano ha? Another tanong pa. Tanong. Wala na. Sige ha. Kung wala na rin tanong, at kaya ano ha? Sir, na-discuss niyo po leo itong Puno Commission, ano. So, ano, saan ang stand niyo ngayon? Ang akin yung stand, kung ako, titignan ko yung final draft ng Kongreso. Kasi ang akin yung binabantayan kung ano yung magiging final draft sa Konstitusyon ng Kongreso. Kasi posible ho ang gawin ng Kongreso, when we speak of Congress, the lower and the upper house. Maaring may kuhanin din yan, maaring may tanggalin. Okay ho, ang akin nung titingnan ng stand ko eh, kung ano ho yung magiging final version ng Congress. Doon pa ako magpapasya. Ito yung mga proposal lang. Dahil wala akong katiyakan kung itong sa Puno Commission ito yung i-adapt ng Kongreso. Din yung nga nalaman yung RSB number 15 ni Gloria. Binabong lahat niyan. Diyan ay may anti-dynasty bill. Doon sa kanya wala. Doon ay 4-year term. Doon sa kanya walang term limits. Ninyo? May kanya-kanyang agenda. Kaya mahirap mo. Kaya ang akin no'y unsolicited advice. Saka kayo magpasya pag nagkaroon ng final draft ang Kongreso. At doon natin malalaman pag malapit nang isubmit sa plebisito. Ngayon, kung kayo may makabubuti para sa ating rehiyon at sa ating mga pinamamahalaan, wala namang masamang ating samahan ng federalismo eh. Di ating titingnan nga lamang kung ano ang final version ng provision ng proposed draft ng Constitution. Kaya sabi ko, pag nag-federalismo, hindi maaaring hindi babaguhin ang Constitution. Magkakaroon ho ng changing of structure ng government. Ang unang prerequisite ay cha-cha. Charter change. Hindi humari mag-federalismo nang walang charter change. Yun ho ang maliwanag. Okay ho, hindi humari basta batas ng Kongreso. Okay ho, thank you. Ano pa?
Ay, di hirin mo nang alaan tayo. Na? Ano pa ho? Ano pa? Wala na, wala na tanong. Kung wala na ho kayong tanong, mayroon daw kung during the Chinese Cultural Revolution of China, mayroon daw kong matandang naghuhukay. Alam mo, nag-aasada, nag-aasaron. Bakit? Bakit? Gulod. Bakit nga? Bakit? May napadaan ang grupo ng mga kapitan. Sabi nyo, para ito ang mga grupo ko rin ng kapitan, mga taga-Batangas. Mga taga-Bataka eh. Sabi daw ng grupo ng mga kapitan na eh, Mama, ikaw yung naluluko na. At bakit mo na? Sabi nga ko, naluluko. Oh, ay sa taas, sa unang burol na yan, ay inyong aasadahin para mapatang eh. Malagay ko, imposible. Butoy, ito yung simulan ko, sadyang alam kong hindi ko kayang pataging mag-isa. Pero sa aking paningorin, ay nakita ko kayo dumadating. At alam kong pag ako'y pagod na, ay alam kong kayo ang magtutuloy dito sa aking sinimulan. Kaya, ang mga kapitan ng taga-Batangas ang magpapatuloy na sinimulan sa kaularan ng inyong barangay kung sino man naunong sa inyo. Kung hindi niyo ipagpapatuloy, you will have to decide whether you will be the master of change or the victim of your own making. Magandang hapon po at maraming salamat sa inyo. Maganda kami po sa atin lahat. Sir! Umalis na si Sir. Sana po naman palabasa po bagong nanonong po na sa barangay bilang po ng barangay. Sana po may matuloy yung apat na taon na aming pag-servisyo para po naman yung aming mga isinipit na resolusyon ay aming mapakinabangan. Kasi po, kung halimbawa mananalo yung dalawang taon, nasipit kami ngayon, susunod ito ipagawa namin, tapos wala na mayayari sa susunod, ay di, ano mayayari sa aming buhay? Ay di, makakabuhay din ang mga susunod na. Buti ho, kami manalo. Kahit na sabihin yung maganda aming ginagawa, ay baka sakali na alam ko sa aming mga sa dami-dami na tambak-tambak namin ang resursong ginawa. May congressman, may gubernator, hari na bang maprobahan. Ngayon, ay kung sa tulungin dalawang tao kami, tapos na. Ay di, nagkabuhay ang susunod kung may halimbang matalo. Ngayon, sana po naman manalo na yung apat na taon siya sa amin, para sa amin. Para naman kami ay mag-abuhay sa atin. Sana nga ho, extension pa lang yung comment. Ang inyong panunungkulan ngayon ay 2.5 years. Alam na rin nyo yan? Alam na nyo, dalawang kalahat eh. Sa October ay matatapos isang taon. Kayo manalangin na ang isip ng Kongreso ay magbago at extend ang inyong term. Ngayon, kung hindi magbabago ang isip ng kongresista at saka ng Senado, ay hindi, dalawang kalahati, hindi kayo yung mag-election mo rin. Hindi natin ho alam, nasa kanila ho pagpapasya. Ano ha? Eh, isa dyan ho ganyan, uso ho yun. Ako ang nagbayot ng sain, matapos maluto yung iba ang kumain. Isa dyan ho uso yun ngayon. Parang akit, parang hindi. Yo, alam nga niyo, parang akit, parang hindi. May dumating galing sa Saudi, extension ko lang ito. Ay, magagaling mo ang lalaki. Hindi lang bata, maganda lalaki. Parang-parang akin, parang-parang hindi. Parang-parang akin, parang-parang. Kasing halambian at sino may sabi sa iyong hindi hindi, ha? Sabi ng mga lalaki, talagang ito yung akin, talagang akin ito. Takot pala, sabi alam yung lalaki. Kayo ho, walang masama na kayo mag-iwan ng legacy
Yun ang sinasabi ko. Pagligas niyo ang inyong iniwanan, hindi naman sinasabi ko kayo mamatay na ngayon. Pagdating ng bukas at kayo nawala, lagi kayo paghuhuntahan sa mabubuting bagay. Yun ho ang legacy. Ano ka, kahit na short, kaming yung panunungkulan, may naiwan kayong magandang marka sa inyong barangay. Huwag kayong matakot sa panunungkulan. Dahil unang-una ho naman eh, hindi naman kayo pinili. Ang madami yung sa inyo, nagpapalog lang, eh, dumali na. Ang madami sa inyo, nabilaan na suka, eh, dumali na. Eh, nung manalo, eh, naiwas ang responsibilidad na eh. Hindi na totoo yan. Yun ang ethics and public accountability. Thank you. Maraming salamat po, Sir Rosendo Andaya. Inaanyahan namin kayo, sir, na bumalik tayo sa stage kasama ang ating mga board of directors. Of course, your Batangas LND Provincial President, Honorable Wilfredo M. Baliksi. Sir, to Mr. Rosendo Andaya for his invaluable support in tackling decentralization and federalism. Give him a big round of applause. Maraming maraming salamat po, sir. Siyahan at may natutunan, bigyan natin ng masigawang palakpakan! Without further ado, before we continue, we have right here, Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, your National President. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Honorable Faustino Ino Arcega D. V. A big round of applause! Diretso na pala ako magsasalita, nabigla po ako doon. Magandang gabi po sa ating lahat. Hello? Gising pa po tayo. Nais ko pong magpasalamat po, kauna-unahan sa inyong lahat, sa pag-imbita po sa akin dito po sa inyong Provincial Liga Congress. At humihingi na po ako ng paumanhin dahil na-late po ako ngayong araw. Dahil galing pa po akong Boracay kanina. Hindi po para magbakasyon. Dahil ang Liga Congress po ng Cebu, so lahat po, halos lahat ng kapitanes ng Cebu Province ay nandun naman po sa Boracay kanina. Kaya una-una po kasi ako nag-commit kay President Tining Martinez, ang ating pong Vice President for the Visayas Island. Pero syempre hindi ko naman din po matanggihan ang aking kaibigan ang pag-imbita po ng ating Regional President, Willie Maliksi. Bigyan naman po natin siya ng palakpakan. Alam niyo, kahapon lamang po ay nanggaling ako sa aming probinsya ng Isabela. Dahil meron po kaming National Mango Congress. At pagkatapos nga po nito ay bumiyahe po ako papuntang Manila para nga po umabot sa flight ko nung kaninang umaga. At yun nga, na-delay ito. At late rin akong dumating dun sa Boracay. Halos 3 oras lang po ako dun sa plenary kanina. At ngayon nga po, na-madelay ako para nga po makaabot naman po dito sa inyong Liga Congress. Kaya muli ay maraming maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin ngayong gabi ito. Alam niyo po, kada may imbitasyon po sa akin, ay sinusubukan ko po talagang gawin ng lahat ng paraan para makapunta po. Dahil excited po akong ibahagi po sa inyong lahat kung ano po ang ating mga plano at programa at direksyon sa ating Liga ng Mga Barangay. Kanina may tanong po si Cap kanina.
regarding dun sa ating term extension. So meron po akong mga good news para sa ating lahat. Pero mamaya ako nang sasabihin yan. Para medyo masabik naman po tayo ng konti. Sa akin, ang aking unang nais na nakain ngayong araw na ito ay isa lamang pong paalala sa ating lahat na narito ngayon. Dahil sino ba po ang mga bagong barangay officials po? Marami-ramin po. Sino naman po ang mga veterano na? Ayan po. Gusto ko lang pong ipaalala at alam kong alam nyo naman din pong lahat na ngayong taon ay meron na po tayong Seal of Good Local Governance for barangays. Alam nyo naman po yun. Tama po ba? Pero meron po kasi tayong tatlong aspeto na dapat nag-excel po tayo bago tayo makakuha ng Seal of Good Local Governance. So ano-ano ang mga ito? Unang-una na po dito ay yung ating financial administration. Pangalawa ay yung ating disaster risk reduction management. At pangatlo, yung ating peace and order. At meron pong karagdagang aspeto na nagmumula sa tatlong bagay. 3 plus 1 po ang kategorya natin sa barangay. So yung tatlong aspeto naman ay nanggagaling sa social protection, sa business friendliness and competitiveness, at syempre, yun nga, sa environmental protection. Alam niyo po na walang rason na hindi po tayo lahat makatanggap ng Seal of Good Local Governance for barangays. Tama po ba? Kaya po kinukomendahan ko ang ating DLG na binigyan po tayo ng pagkakataon upang ipakita po sa ating national government na nagtatrabaho po tayo sa bawat barangay natin. At hindi lang po yun dahil isa itong paraan para po ipakita sa ating mga kabarangayan na nagtatrabaho rin po tayo. Dahil nung last May ay hinalal po nila tayo. Binigay po nilang kanilang buong tiwala at suporta para po magserbisyo tayo para sa ating mga kabarangayan. Kaya naman po ito isang paraan at isang yun nga, pagkakataon para ipakita po at para ibalik naman po yung tiwala at suporta na yun na may interes. Tama po ba? Saka alam naman po natin lahat na nararamdaman po natin ang pagbabago sa ating bansa. Nararamdaman din po natin ang progreso. At ganoon na rin nararamdaman po natin ang pag-unlad ay katutunguhan pa ng ating bansang Pilipinas sa liderato po ng ating mahal na Pangulo. Pero naniniwala po ako, at alam kong naniniwala din po kayo na nagsisimula sa baba po ang development. Kung gusto pa natin mapabilis ang pag-unlad ng ating bansa, ay nagsisimula po yan sa atin sa barangay. Tama po ba? Dahil napakarami natin mga responsibilidad at napakarami natin mga gawain. Kaya naman po sana ang pagkaisahan natin at tulungan natin ang mahal na nating Pangulo sa kanyang mga programa at pangarap para sa ating bansa. Dahil di po kaya ng nasa national government lang lahat ng gawa. Tayo dapat nagsisimula tayo, alam kong lahat po tayo ay nagtatrabaho. Kaya kaya ba natin pagkaisahan na makatanggap tayo ng Seal of Good Local Governance for Barangays? Mahina naman po. Kaya ba natin pagkaisahan ito? Maraming salamat po. Saka alam niyo po kasi na ang ating mga bayan o syudad ay hindi po makakatanggap ng Seal of Good Local Governance kung hindi a certain percentage po ng mga barangays ay makakatanggap rin. Ganun rin ang probinsya, di ba? Parang kailangan may 15% pa po. Dr. Adaya, hindi ko po kompensado ilang percent po eh. Ng mga bayan ang dapat makakuha ng Seal of Good Local Governance para makakuha po ang probinsya. So ngayon at least makakasiguro po tayo na magtutulungan po ang mga bawat level ng ating local government units. At alam nyo na nais ko lang din pong ipaalala yung ating PADAC. Dahil alam naman po natin ay pinagpapatuloy po natin ang laban sa illegal na droga. Ang ating mahal na Pangulo, kahit na nabibigyan po siya ng pagkakataon magsalita ay talagang gusto niya pong finally eradicate na po ito. Pero nasa sa atin din po, napakalaki ng ating role. At I'm very happy to announce na sinabi nga po ni Yusek Martin Dino
na 98% po ng mga barangays throughout the whole Philippines ay nakapag-establish ng kanilang bada. Kaya bigyan naman po natin ang ating mga sarili ng palakpakan. Pero again, ay napakalaking responsibilidad na naman po ito para sa ating lahat. At syempre, yung ating Barangay Disaster Risk Reduction Management Council. Alam niyo po, ngayong buwan ay yung ating Fire Prevention Month. At kung hindi pa po kayo nakakapag-establish ng sarili niyong Barangay Fire Brigade, ay dapat mapag-isipan na po natin ito. Alam niyo po kung bakit? Dahil sa Pilipinas po, sa lahat ng mga munisipyo, mahigit 300 pa ang walang mga fire station at walang mga emergency response vehicles. Nakakaalarma naman po ito. Dahil kung ang barangay, na individual barangay, hindi prepared sa mga ganitong bagay, ano na po ang mangyayari sa bawat mga may mangyaring ganitong okasyon or kalamidad? Kaya po dapat hindi na natin inihintay yung mga ganitong sitwasyon bago po tayo mag-invest sa equipment o kaya naman sa training. So yun po ang aking suggestion po sa atin dito. Kasi sa amin po sa Isabela, minsan nagkakaroon po kami ng mga dry fires, lalo sa mga forest area, dahil sa tag-init. Sa Manila, napakaraming pangyayaring ganito. Ang akin naman pong sunod na nais ibahagi po sa inyo, ay nung nahalal po ako bilang Liga President noong August lamang, ay meron po akong commitment na maisagawa ng mga programa na mararamdaman po natin sa Liga ng mga Barangay. Dahil nabanggit po sa akin noon na hindi daw po nararamdaman ng National Liga. Tama po ba? Na napakarami nating programa ang dapat bigyan pansin at napakarami nating isulong na napakarami dapat nating isulong ng mga programa at benepisyo para sa atin. Kaya naman po ay gusto ko lang po i-update po kayo sa mga nangyayari sa ating National Liga. Unang-una na po dito yung ating National Liga Office. Dahil sa ngayon ay wala po tayong permanenteng opisina. Kaya po ngayon ay under renovation na po ito. Para nang sa ganun ay kung may kailangan po tayong tulong sa mga legal na bagay, kung may kailangan po tayong tulong para ilapit po sa ating mga kongresista o kaya mga senador, ay magiging bukas po ang tahanan ng ating National Liga Office at welcome na welcome po kayo lahat dito pag natapos po yun. Malapit na malapit na. Pangalawa po dito ay yung ating National Liga ID. Noong October po ay pinatali na po natin ang ating National Executive Board na magkaroon na ng identification lahat ng ating mga barangay officials. Exclusive to barangay officials. So ngayon ay nasa sa final design stage and implementing stage na po tayo. Pero meron po kasi tayong maliit na namang na problema. Alam naman po natin na hindi po ganun kalaki ang pondo ng ating National Liga. Kaya po, kada pumupunta po ako sa mga ganitong asembliya or pagtitipon, ay tinatanong ko na po ang lahat at gumagawa po ako ng quick survey kung magkaroon man po ng counterpart ang mga barangay officials ng 100 pesos, okay lang ba po sa inyo? Okay lang ba po? Yan. Gusto ko naman po marinig para nang sa ganun na yun po ang kagustuhan ng mas nakararami. Kasi yun po, hindi po kaya shoulderin talaga ng National Liga. Subalit, kung 42,000 barangays, ibibigyan natin lahat ng kapitan, mga kagawad, secretary treasurer, 420,000 na kagad yun. So napakarami pong ID yung kailangan natin bigyan. So, pag natapos po ito, sasabihan po namin ng, or inform po namin kayo ang inyong mga respective chapters na sa ganun pwede na po natin ilista kung sino po yung gustong mag-avail ng ating National Liga ID. Ang next po dito ay yung ating gusto po sanang ayusin or gusto po natin sanang ayusin yung ating Constitution and Bylaws. Dahil lang po nung nakarang eleksyon ay maraming nangyayaring pang-aabuso at ganitong bagay. Sana mapagkaisahan po natin ito nang sa ganon yung mga susunod pa na papalit man po sa atin ay hindi na maranasan yung mga ganitong bagay. Ayun po ang ating mga plano sa kasalukuyan. Sa akin pong
next na gusto pong talakayin? Alam ko marami pong ngingiti dito. Ito po yung inaabangan nyo. Yung ating term extension. Wala naman pong nakangiti. Parang hindi nyo po gusto ma-extend ang ating termino. Alam naman po nating lahat na sa kasalukuyan ay halos dalawang taon at kalahati lamang tayo magsisilbi sa ating mga kabarangay. Hindi naman po patas na tayo po ang nagbabayad dahil yung nakaraang administrasyon ay na-postpone at dalawang beses.